Papasok po tayo sa last round ng World Championship. As you see, Zigor is connecting again from round number 11. And look at the eye, the left eye of the champion, Fernando Montiel. World Championship po ito, mga kaibigan, for the WBO Super Flyweight Crown. Alalahanin po natin po, walang Pilipinong may hawak ng corona. There is no Filipino world champion, and Z. Gores is trying to remedy that here tonight. This is the 12th and last round. No knockdowns in this fight. No knockdowns in this fight. 1 point deduction on Z. Gores back in round number 10 for holding. Importante po yan. Kung magkakatalo po sa kuntisa. Again, the jab of Gores Gores echoing in this open-air stadium here at the Cebu City Sports Center. Kasama po sa tumulong na mabuo itong boxing promotion ito, Mr. Oscar De La Hoya himself of Golden Boy Promotions. Mr. Richard Schaefer, their CEO, represented here tonight by Mr. Eric Gomez, Vice President of Golden Boy Promotions. Fernando Montiel. Shot to the body by Montiel. Another shot to the body. Ay, Manny Garcia, di has easy as well. Mahal ko din mo rin. Lagang salamat. Para po ko, partner, para po ko na lang ang energy, no? Ni Montiel dito. Yun ang sinasabi natin kanina sa isa pa lang. Yung kondisyon ni Zigores. Kasi sinabi sa atin ng marami sa kanyang kampo, no? Na talagang pinagsagaan, pinaghirapan ni Zigores para maghanda at mag-insayo para sa laban ito. Kita natin, no? Nagsaside to side pa si Gores dito, no? It certainly was not a one-sided fight. Well, nagkaroon ng scary moments, eh? But partner, yung condition, tapos yung scientific style ni Gores, no? I thought his fight plan was perfect. Yes. To neutralize yung power advantage ni Fernando Montiel. Of course, hindi pa tapos itong laban, eh. For all you know, mali tayo, baka yung judges will give this fight to Montiel by some kind of miracle. Look, another deduction. Si Gores, nabigyan na naman ang deduction for holding. Alam mo, puntusan ito, ha? Ewan ko, sabi nga natin, ano, this is not a one-sided fight. Especially with those 2 points already deducted from the score exactly of Z. Gores. Pag din siya magpabaya rito because he gets another point deduction, that could be grounds for disqualification for excessive holding. Seconds to go. Well, Montiel right now is just a spent fighter. He's exhausted. With the score goal. Gores appears to have a little bit more in his tank than Montiel. The crowd is now roaring. Buhos na ito. Buhos lakas na. Si Z. Gores, ano? Pero... Last 10 seconds na ito, partner. Ayan, si Montiel. Wala na rin, eh. And, we could have a new world champion. Depende yan. There's the end of the fight, and the crowd here at the Cebu City Sports Center cheering in glee. Pero yung mga kapatid ni Montiel feels that he did enough to retain the championship. At si Zigores lumapit doon sa mga kapatid ni Fernando Montiel. Ganun din si Michael Aldeguer, ang manager ni Fernando, rather ni Zigores. At gaya na sinabi natin, ano, kinito, our judges will tell us how they saw the fight. We've got Raul Caiz, Chuck Gampa, Jenny Nelson, all of the USA. And our third man in the ring tonight was Samuel Berwet. Well, let's give you a little bit of a background of the judges, si Raul Caiz. Before that, ito yung instant replay natin. This was the action in the last round, the 12th round. Naging desperate na rito si Fernando Montiel.
Pare-pareho na silang ano. Nag-aawakan na lang sila dito eh. Inuubos na nila yung giving it their all. Well, Montiel, if you notice, no, kulang na kulang na sa power dito, no, nawala na yung sting na kanyang mga suto. But back to the judges, si Raul Gai Sr., he has been a referee and judge since 1986. He was a judge when Zahir Rahim outpointed Eric Morales in 2005. He was also a judge when Melchor Cobb Castro outpointed our very own Rolando Pascua for the WBC Light Flyweight Championship in Los Angeles in 1991. Well, ito, highlights nung labang ito. Marami itong bungguan ng ulo. But here, nakita na kaagad na natin si Zigores ang nagpapakawala kaagad. Medyo tentative, ano? Alanganin itong si Montiel sa pag-uumpisa. Pinagsabihan siya kaagad ng kanyang corner. Sa round number 3, sinabihan na si Montiel to be more aggressive. Nakatamaan na naman ang ulo. At dito si Zigores na nakikita natin. But I thought that round number 3 might have been Montiel's round. Montiel's. Well, in round number 4, I thought this was also a big round para kay Montiel. Montiel no? din, oo. Oh, naging ganda ng aggressive yun, siya, oo. No? Oh, tapos nakahanap siya ng mga butas sa depensa ni... That was a slip. Yes, that was a slip. Wala, wala tayong knockdown, ha? Wala. No knockdowns at all. In this fight. Well, maraming slip, ano? Kahit na yan, eh. Si, ano, slip din yung tamang na yan kay Montiel. At sa round number 7, dito, maganda action dito, eh. Ayan, oh, si Montiel. Pero bumalik din dyan, si Zigores, he also had his moments in round number 7. I thought Gores' defense was superb. Oh, yeah. His footwork, hindi lang yung depensa sa kanyang mga kamay, no? Pero yung depensa pinakita niya sa kanyang mga paa. The way he moved around, the way he used the ring to negate yung power advantage ni Montiel. But, you know, Zigores is a scientific boxer. And when you're scientific, you know that you need to learn new things as you go along. At evidently, Zigores has made good use of his time with Freddie Rhodes and Ala, or Edito Ala Villamor. Tumewang. Ito yung dangerous situation para kay Gores, no? He went down here, and that was ruled a slip, but he held on. Yun yung unang tapos, point deduction. Exactly, and it took him some time to get up. Nabigyan siya ng point deduction that time. He survived that very scary moment sa round number 10. And actually, towards the end, ano, siya pa ang pumuntos sa bandang huli. But it looked like Montiel's round. Okay, mga kaibigan, sa ilang sandali po lamang malalaman na natin kung ano ang pananaw. Ito talagang sinasabi natin, ubus lakas na rito sa round number 12. Sarado na halos yung mata ni Fernando Montiel. At ngayon, ito ang inaabangan ng lahat, ang anunsyo, the announcement of the scores from our ring announcer, Ted Lerner. Ladies and gentlemen, before we go to the scorecards, how about a round of applause for two warriors leaving it all in the ring here in Cebu. After 12 rounds of championship boxing, we go to the scorecards and we have a split decision. Judge Raul Caes scores it 115-111 for Montiel. Judge Denny Nelson scores it 115-111 for Gores. And Judge Chuck Giampa scores the bout 114-112 for your winner by split decision, and still